nakasaka. Kicking ang ating aircon ngayon. So, humaharvest ang ating solar panel ng, ayan kung makikita nyo, 600 o 780, ganyan, fluctuating. At dito nasa 400 plus yan, 16 amps. So, nagko-consume po ang ating load ay ito. Ano nga, 1,086 watts ang nako-consume. So, may bumabawas sa battery natin ng 163 watts. So, ayan. So, meaning, nasa 900 yung na-harvest natin solar panel. So, kayang-kaya niyang pa-panda rin yung isang aircon. So, ano ba yung mga load dito, mga kasaka? Ang load po niyan ay isang aircon, non-inverter type, at inverter type na refrigerator, at mga pump na maliliit. So, punta tayo dun sa, ano. So, nandito tayo sa kusina, mga kasaka. Ayan yung rep natin. Ayan, load. Kunti lang laman. Naubos ang gulay. Tsaka yan, mga yellow. So, ayan mga kasaka. Tapos, bukas din yung ating aircon. Din yung ating aircon na non-inverter Everest. Ayan, napakalamig. So, ayan, napapanda rin ang ating solar panel. Mayroon nga pala tayong existing solar panel dun sa taas na 1,650. Kaya, ayan, if you afford na magpakabot ng solar panel, isipin nyo, mga kasaka, ang aircon na to ay pinapatakbo ng solar power, at no need na na magbabayad ka ng malaki, hindi ka na mangangamba na magbayad ka ng malaking bayarin sa kuryente, dahil ito po ay pinapaandar po lamang ng solar panel doon sa pinakita natin kanina na mga aparato na solar setup. So ayun, kaya napakaganda talaga ng investment ng solar during ng ganitong summer. Ay gamit na gamit talaga ang aircon, at alam naman natin, lalo na pag non-inverter po ang aircon, ay napakalakas po niyan sa kuryente. Nagre-range po yan ng 746 watts and above, depende po, lalakas pa po yung kapag sobrang dumi na ng ating aircon. Kaya madalas dapat talaga sa may aircon tips ay inyo pong madalas lilinisin. Every 3 months po dapat nalilinis ang inyong aircon para mas low consume ng kanunang electricity. Ano po? Dahil na nakikita niyo mga kasaka, yun po yung ating solar panel na nasa bubunga na yon. So, yan po ay 1,650 watts in total. Sa mga previous video po, napakita ko na yan. At yan po ang nag-generate ng power para power up po yung ating aircon, refrigerator, and mga light load. Katulad ng rice cooker, ayan. Nuna namin ng rice cooker, magluto. Ayan. So, plan ko pa na bumili pa ng another 2 pieces na 550 watts. Kasi yun pa yung kaya pa ng accommodate ng aking solar charge controller. So nasa 1,100. So dalawa lang yun na 550 watts. Bibili pa ako, tapos dun naman sa kabilang bubong ko ilalagay. Kasi during summer na andun ang ano, ang araw sa kabilang bubong. So mas tamang-tama yung solar panel doon, kaya mag-a-additional po. Plan ko pa po na mag-additional ng 2 pieces na 550 watts ang bawat isang solar panel. Kasi ito, sa ang bawat isa po niyan ay 330 watts lamang po, times 5. So nasa 1,650 watts in total po yung limang yan. So kung meron pa akong 550 na dalawa, so total po nun ay 1,100 watts. So, magkakaroon po ako ng 2,750 na total array ng solar panel. So, kayang-kaya na po ng rep, rice cooker, at saka aircon na pagsabay-sabay nun. Kaya yun po yung aking plano. So, mag-a-additional po ako doon sa kabila. So, yun. PM lang po sa gustong magpakabit ng solar system. So, kontakan nyo lang po ako. My name is Joey Albert Bueno. At magpa-flash na lang po ako ng number dyan sa screen para kontakin nyo man po ako sa aking cellphone. No? So, keep safe. God bless po mga kasaka. At use the renewable energy. Nakatulong ka na sa kalikasan. Nakasave ka pa po ng malaking pera sa pagbayad ng kuryente. Okay?